marami pong nagsasabi na pag natawa sila po sa jokes ko ay benta raw po. Benta raw po sa kanila, no? Benta ang jokes mo. Kaya lang, kinakabahan ako. Kung benta yung joke, baka may tax din yun. Benta, tax. Hello mga kaloyalista! Kamusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. At kung ikaw ay bago dito sa channel, maraming salamat sa pagbisita at paki-like, comment down below po ang inyong mga katanungan kung meron po mamaya. At paki-share na rin po para hindi po matapos po sa inyo ang karunungan na matututunan natin ngayong araw. At subscribe na rin po kayo dyan po sa baba. At paki-click na rin po, hit that notification bell para updated kayo sa tuwing meron tayong upload. Pag natulog pala, pwedeng hindi ka na lumabag sa mga protocol, no? Sa ating special law tungkol sa quarantine. Meron po tayong gustong talakayin na dalawang bagay, which is yung mala-inse tsaka mala-prohibita. Ano po ba yun? Ang mala-inse po, ito po ang mga felonies po, no? Na inherent po na mali. At ito po, pwedeng maging depensa po ang tinatawag na good faith. So, ano po yung isa? Kapag special law naman po, hindi siya inherent talaga na mali. Kaya lang dahil may special law, may ginawang batas tungkol doon, kaya siya naging mali. Kaya kapag na-violate po ang special law, mala-prohibita po yun. Meaning, hindi po depensa ang good faith. So, ibig sabihin, kahit natutulog ka, hindi dapat depensa yun. Going back to our topic, ang topic po natin ngayon ay continuation po nung kahapon po na vlog. Tungkol po ito sa BIR registration ng mga online sellers. Bago po natin simulan po lahat itong mga pag-uusap natin, gusto ko lang pong itanong din. Pun intended po ito, ah. Kasi kung matagal na po kayo sa channel na to, alam nyo po sa bawat vlogs po dito ay may mga jokes or mga nakakatawa po na mga panimula, no? So, marami pong nagsasabi na pag natawa sila po sa jokes ko ay benta raw po. Benta raw po sa kanila, no? Benta ang jokes mo. Kaya lang, kinakabahan ako. Kung benta yung joke, baka may tax din yun. Benta, tax. Nye. So ito po yung continuation sa ating topic, no, kahapon, para po mas maliwanagan ang karamihan po sa ating mga minamahal na online sellers. Hindi lang po online sellers, lahat po ng mga nagninegosyo, kailangan po alam po ito. Dahil kung napanood nyo po ang previous vlog, kung hindi pa, manood po kayo bago po kayo bumalik po dito, dahil ito po yung paglilinaw po doon sa naunang vlog. May tanong po, no, ang isang ating kaloyalista, na paano po kung may DTI registration na siya. Wala akong problema kung ganun. Pero dapat ituloy nyo po siya hanggang sa BIR registration. Dahil hindi po sapat ang DTI permit lang or registration certificate sa pagninegosyo. Ano po ba ang mga proseso, steps para po maging legitimate ang inyong business? Unahin po muna natin sa advantages. Bakit po kailangan magparehistro at bakit kailangan maging legit ang inyong pagninegosyo? Una po dyan, masasabi nyo na pong may ambag kayo sa lipunan, no? Lalo na kapag may comment kayo, may mga opinion kayo, tapos sasabihan lang kayo na may ambag ka ba sa gobyerno. So, generally, may ambag po talaga tayong lahat. Dahil lahat ng produkto na ating binibili, eh lahat po yan may tax. So, lahat po tayo, taxpayer. Pero ito pong tinutukoy kasi dito sa ating pagpaparehistro sa BIR, eh yung income tax. Pangalawang advantage po nito, napansin nyo po ba na kapag kayo po yung maglo-loan, for example po, bibili na po kayo ng bahay, ng kotse, at kung ano-ano pa pong mga pangarap po natin sa buhay. Di ba kailangan po, as a requirement, eh yung ebidensya po ng ating capacity to pay. Ano po yun? Isa po doon yung ITR. So, para hindi po mahirapan sa pagpapa-approve po sa loan, sa housing loan man yan o sa car loan,
kailangan po may documents po tayo na nagpapatunay ng ating source of income. Pangatlo po, kung kayo po yung nagnanais na mag-travel, lalo na po sa mga may visa, isa po sa mga requirement po ng mga ganyang application, no? Visa application, is yung ITR. At syempre, pang-apat po, magkakaroon po ng confidence ang inyong mga kliyente. Dahil sabi ko nga po, nagagamit po madalas ang DTI registration at pinopost po ito sa kanilang social media accounts para masabi na legit sila na business. Pero wala naman po silang BIR registration. Hindi pa po legit ang DTI registration lang. Dapat po ituloy po ang proseso hanggang BIR. So para makaiwas po ang ating mga kababayan sa mga bogus na sellers, na minsan po kasi tulad po ng karamihan, no, itong nangyari po nga sa ating crisis, marami po ang nag-avail po, no, na bumili po ng mga bigas para pang tulong po na ayuda. Marami pong mga good Samaritan ang bumili po ng bigas sa mga online sellers. Ngunit wala po silang bigas na nakuha, pero nagbayad na po sila. Ang iba pa nga po ay umabot ng milyon. So yun po yung mga tinatawag na bogus seller. Kaya tayo rin po, di ba, buyer beware. Dapat tayo din po na mga kliyente, mga customer, ay tinitignan din po dapat kung talagang legit po ang katransaksyon nating seller. So yun po, no? Generally, lahat po ng income po natin dito sa ating mga ginagawa ay taxable. So ano po yung first step? Ang first step po, dahil may mga requirements nga po bago tayo magpunta sa BIR or sa RDO, Revenue District Office, na kung saan malapit po ang ating opisina. Para po sa inyong kaalaman, pwede nyo pong gamitin opisina ang inyong bahay. May mga requirements lang po tulad nga po ng barangay certificate o kaya sa HOA kung kayo po ay nasa subdivision. So ganun pa man, ilalagay ko po dito sa screen ang mga requirements bago po magpunta sa BIR. At ang una nga po dyan, ito po itungkol lang muna sa sole proprietorship or single proprietorship. So dahil po single proprietorship, DTI po siya, hindi po SEC. Ang SEC po, Securities and Exchange Commission, ay para lang po sa mga partnership at corporation. So kung single proprietorship or sole proprietorship, DTI certificate ang kailangan. Pumunta lang po kayo sa website ng DTI at meron pong procedure doon kung paano po mag-apply ng DTI registration. At may ilalagay lang kayong mga detalye at magbabayad lang po kayo. Pwede po yung GCash. After nyo po magbayad, parang NBI, kung nag-apply na po kayo ng NBI clearance, pag nagbayad na po kayo, pwede mo nang i-download yung PDF file ng inyong DTI registration. So ipiprint mo na yon at maaari ka nang pumunta sa BIR. Kasi siyempre po, i-prepare nyo na rin po ang ibang requirements tulad nga po ng valid ID. So dahil nga po naglabas ng memorandum circular or memorandum ang BIR na hindi na po nila sinasama as mandatory requirement ang mayor's permit, kaya after po ng DTI, pwede na po kayong dumiretso sa kanila. Kaya antabayanan po natin ang opinion, no, or announcement or kung ano pa man yan na sasabihin ng mga LGU or City Hall. Dahil syempre, malalagpasan sila eh. So malamang meron yan, magiging ano, memo tungkol dyan. Ganun pa man, sa purpose ng vlog na to, ay after po ng DTI, diretso nga po ng BIR, basta kompleto nyo po yung requirements na pinost ko po sa screen, ha? So, dun po, sa BIR, pupunta lang po kayo sa officer of the day at sabihin nyo lang po na magpaparehistro kayo. Kailangan nyo po din na makipag-usap na sa printer, authorized printer. Ito po yung negosyo, no, company or tao po siya na inauthorize po ng BIR na sila lang po yung pwede mag-print ng mga resibo. So meron po kasing kailangan po na form na galing sa kanila at detalye galing sa kanila ang BIR bago kayo makapagparehistro. Kaya mas maganda na rin po na alamin nyo kung sino po yung mga authorized printer sa lugar po ninyo. At magpatulong po kayo dun sa requirements na kinakailangan makompleto bago magpunta sa BIR. So kapag po nakapag-kompleto na po ng requirements, nakapag-apply na po sa BIR at nakapagbayad na po ng registration fee, at syempre binayaran nyo na rin po yun sa printer tungkol nga po dun sa pagpapagawa nyo ng resibo,
ay maghihintay na lang po kayo ng schedule. Usually po may schedule, kaya lang sa new normal, hindi ko alam kung paano po yung schedule ng BIR para po maturuan po tayo ng basic accounting, kung paano po mag-keep ng records ng ating negosyo. Po ng journal, ledger, cash receipt, cash disbursement. So, hihintayin din po natin ang ating resibo, dahil kapag po tayo may transaction, kailangan magbigay ng resibo. At kapag okay na, bibigyan po kayo ng BIR na tinatawag na COR or Certificate of Registration, na nakalagay din doon kung ano yung mga tax na applicable po sa inyo at ano po yung mga kailangan nyong i-file. Bukod po dyan, bibigyan na rin po kayo syempre ng Ask for Receipt. Alam ko po binago na po yung design ng Ask for Receipt. So yung mga bagong magpaparehistro, comment down below po kung ano po yung tsura ngayon ng Ask for Receipt. At kung napanood nyo na po yung previous vlog, sabi ko po doon, recommended ko po na piliin po yung percentage tax at piliin na rin po yung 8% po, no, na gross income, na doon po babase ang inyong tax, which is 8% nga po doon sa gross income. Pero dapat po sabihin niyo po yun sa BIR, kasi para ilagay po doon sa Certificate of Registration niyo na pinipili niyo po yung 8% po na tax. Ano po yung advantage ng 8% na tax? Kasi po ang 8% na tax na to in lieu of other taxes, in lieu. Ibig sabihin, hindi niyo na po kailangan magbayad sa iba pang klase ng tax. Dalawa po kasi yan eh, tax po sa income, which is yung income tax nga, at saka yung business tax, which is pwedeng percentage tax ka or pwede kang VAT. So ikaw yung mamimili. Pero kapag po more than 3 million na po o umabot na po sa 3 million mahigit ang inyong kinikita, mandatory po VAT na po yun. Pero kung hindi pa, pwede pong percentage tax. So yun po yung dalawa na business tax kung tawagin, which is tax po sa mga transaction tungkol po sa pagnenegosyo. So kung pinili nyo po yung 8%, hindi nyo na po kailangan bayaran ang first percentage tax, quarterly, monthly, ganyan. So, ang babayaran nyo na lang po is yung income tax na 8% nga po. Kung ano yung gross mo, 8% po nun yung tax mo. Pero syempre, may deduction po yan na 250,000. Dahil yun po yung exemption, no? Kung ano po ang sumobra sa 250,000, yun lang po yung magiging basihan ng 8%. Pero kung hindi po susobra, ulitin ko po, kung hindi susobra sa 250,000 ng inyong kinita sa buong taon, wala po kayong tax na babayaran. Registration lang po. Dahil yung registration fee sa BIR, annual po yun. Nire-renew po yun. Ganon din po sa mayor's permit, no? Kaya lang po, hindi natin matalakay dito dahil nga po may memo na pwede nang dumiretso sa BIR kahit walang mayor's permit. Pero kung gusto nyo pong malaman, yung mayor's permit po is annual din po yan. At yung sa DTI naman po, 5 years po yung validity niyan. Kaya okay na po yun. Sulit na po yung 2,000 mo kung national ang inyong pipiliin. Kasi meron pong barangay level, meron pong municipal level, mga ganun tipo lang ba. So kung national level po kayo, ibig sabihin, pwede kang magnegosyo sa buong bansa. At ito po, no, gusto ko lang pong idagdag to. Marami po kasi dito na nagparehistro po sa DTI, nagparehistro po sa BIR, at meron po silang COR at meron na rin po silang resibo. Ang problema po, hindi sila aware na kapag meron na po kayong registration sa BIR, meron po tayong obligasyon na mag-file po ng return. Ito nga po yung kapag VAT ka, may monthly yan. Kung percentage po kayo, may monthly rin po yan at may quarterly kung hindi nyo po pinili ang 8%. Ngayon po, kung pinili nyo po yung 8%, magpa-file pa rin po ng quarterly, pero zero ang ilalagay, and then income tax na lang po ang talagang binabayaran. Ngayon po, ang iba po, hindi po aware dyan. Kala po nila, kapag nakakuha na sila ng ask for receipt, certificate of registration, may resibo na sila, okay na yon. Kala nila, April 15 lang yung kailangan nilang isipin, no? Hindi po. Meron pong tinatawag na monthly, depende nga po kung ano pinili nyo. Meron din pong quarterly na pagpa-file. Lalo na po yung annual income tax, meron din pong quarterly income tax. So every quarter, nagpa-file po tayo. Gamit nga po yung EBIR forms na sinabi ko po sa previous vlog, ay downloadable naman po yan sa website ng BIR. So, magpo-file po tayo. Lalagay nyo yung details nyo doon, lalagay nyo yung mga transaction, yung kinita. And then automatic po yun, meron po magko-compute doon sa system na yun kung magkano po ang tax due o yung ating kailangan bayaran. So, eto po, no, yung iba po na hindi aware dyan, kasi karamihan po, lalo na sa mga self-employed, may mga company po kasi tayo na pinapasukan na inobliga po tayo na magparehistro sa BIR. Kasi po, kinakaltasan tayo sa kinikita natin sa kanila.
di ba? Yung withholding tax. Pansin niyo po 'yon. Kala po ng karamihan kapag kinaltasan na po sila, ayun na po yung tax nila. Hindi po. Kailangan mag-file ka rin ng sarili mo. Pero yung kinaltas nila, hihingi ka ng form doon, 2307. Para yung gagawin mong return, i-deduct mo yung mga kinaltas na sa'yo ng advance. So maliwanag po yun, no? Kasi kapag hindi po kayo nakapag-file, bawat return po, tandaan po ninyo yan, ha? Bawat return. So kung quarterly, di ano yan, di ba? Every quarter yan, ilang forms yan, ilang returns yan na hindi mo na-apply or hindi mo na-file. 1,000 po ang compromise niyan. Penalty po yun, 1,000. So kung 2 taon ka nang nakarehistro at hindi ka nagpa-file, sigurado po ako na meron kang open case, kung tawagin, sa BIR. Ano po yung open case? Ito po nga yung mga kailangan mo kasi kasuhin para maging malinis ang inyong record sa BIR. Kasi pag hindi malinis ang record mo sa BIR, maraming implication po yun. So para wala kang problema, ngayon pa man, kung may pagkakataon ka, ayusin nyo na po, alamin nyo na po sa BIR. Kasi pagbibigay mo lang naman po yung details mo, malalaman kung may open case ka. At sasabihan ka naman po nila kung paano mo maaayos yun. At ito pa po, no? Kung kayo po yung nakarehistro at hindi ka naman nagpatuloy sa pagnenegosyo na yon, may obligasyon po tayo na isarado yung business. Hindi po yung hahayaan lang po siyang hindi kumikilos or wala talagang transaction. Kasi po, magkakaroon ka ng open case. Dahil marami po akong ganyan, no, na nagpa-consult sa atin na kumuha lang naman daw siya ng ganito, COR, kasi nga requirement ng kanyang pinagbebentahan, no, as in self-employed siya, nasa sales siya, nagbebenta siya. So, nung nagpunta siya sa BIR para po may requirement kasi siya sa kanyang papasuking bagong negosyo, nalaman po na 10 years na po siyang may open cases. So, 10 taon, quarterly, may monthly, may annual yan, umabot po ng 100,000 sa kanyang, kumbaga yung kanyang mga penalties. At ito po yung panghuli, dagdag ko na lang din po ito. Sa totoo lang po, bawal po yung mga gumagawa po ng online na business na magpapakuha ka ng TIN. Dahil po yung TIN, yung pagpaparehistro po at pagkakaroon ng TIN number ay libre lang po yan. Nare-rehistro lang po yan, kahit through online pwede po yan. So yung mga ganyan po na nagbi-business online, pasensya na po kayo, pero mali po yan, bawal po yan, at may memo po ang BIR tungkol dyan na illegal po yan. Kasi po, delikado rin po sa inyo yan, ha, sa mga nag-avail po ng ganyang serbisyo. Kasi hindi mo alam kung saan ang RDO kinuha ang TIN number mo. Ulitin ko po, bawal po ang mga ganyan po na business. Kasi po, libre lang po yung TIN, yung pagpaparehistro po. Bawal na bawal lalo ang pagkakaroon po ng 2 TIN number. Kaya siguraduhin nyo po na talagang wala kang TIN or wala kang TIN number bago ka kumuha ng bago. Dahil bawal po yun. So again, maraming salamat po sa panonood at sa pagsuporta. Please like, share, and comment po kung may katanungan kayo. At pakisubscribe na rin po ang channel na to. Maraming salamat. Ito yung magtapos ay bigyan po natin ng summary para po mas madahan-dahan natin. Kasi alam ko po, mahirap po, lalo na kung sa first time, maintindihan ang BIR registration or yung mga steps or proseso ng pagiging legitimate yung business. So una po, sole proprietorship lang po yung muna yung pinag-uusapan natin. Kailangan po may DTI permit po kayo, DTI registration. At online lang po yan. Punta po kayo sa website ng DTI para po malaman nyo po ang proseso. So after po nyan, meron na po kayong DTI registration at punta naman po kayo sa website ng BIR para makita nyo po ang requirement bago kayo magsadya sa kanilang tanggapan. So kung kompleto na po ang requirement ninyo, mas maganda po na pumunta rin muna, magtanong po muna kung saan po ba ang authorized na printer para mabigyan po kayo ng requirement po, no, dun nga po sa authority to print. And then pagtapos po nyan, punta na po dun sa officer of the day para po isubmit yung kanyang mga requirements. And then, hintayin nyo na lang po yan. Bibili kayo ng libro. Madalas po, meron din naman po dun sa malapit sa BIR. Or, hindi ako sure kung pati sa loob, meron naman na bibilan. Pero ako po, bumili ako sa bookstore ng mga libro, which is yung journal, ledger, cash receipt, cash disbursement. Tapos yun po, may tatak po yung, may pantatak po yung BIR doon. Kaya tatatakan nyo po yung first page nun. Hindi po yun, basta bumili ka lang ng notebook o yung libro nga na yun, o yung journal ledger, etc. E tapos yun na yun. Hindi po, kailangan may tatak bago po
maging official po, no? At hintayin niyo po yung COR at yung ask for receipt, tsaka yung resibo niyo po. So kapag meron na po kayo niyan, legit na po yan. Maaari na po kayo mag-transact nang hindi po kayo kakabahan. So mas maganda po na magkaroon po tayo ng legit na pagnenegosyo, legitimate business, para po wala po tayong maging problema at magkaroon po tayo ng peace of mind. Kasi po sa pagnenegosyo, talaga pong sabi nga nila, mas marami pong namatay sa inggit. So, punto ko lang po dito, may inggit lang po sa atin, etc. Magkaroon lang po sila ng pagkakataon, may masilip lang po sila sa atin. Malamang po gagamitin nila yan again sa atin. Kaya mas maganda po na legit yung ginagawa po natin, para kahit sino pa yung mainggit, sino pa yung may reklamo tungkol sa atin, wala po silang magiging bala laban sa atin. Yun lang naman po. Maraming salamat.